click mo lang yung F2. Yan yung sinasabi kong one click mo lang. Ayan, F2. At lalabas na yung setup na sinasabi ko, guys. What's up, guys? Welcome back to our YouTube channel. In today's video, gagawa tayo or i-share natin kung paano ba i-setup itong Rush ID natin dito sa Photoshop na gamit yung option na tool, guys. Okay? So, gagamitin natin siya para mas mapadali ang ating trabaho. Para sa isang click nyo lang, guys, matatapos na yung trabaho nyo at ipiprint nyo na lang yung Rush ID na gusto ng customer. So, nagagamit to, guys, sa mga digital shop or sa mga digital business or pwede din sa part-time, guys. So, for example, student ka. Malaking advantage to, guys, kung alam mo tong paano mag-Rush ID or gamit itong ating Photoshop. Kasi kung alam mo to, guys, at alam ng classmate mo na marunong kang gumawa ng Rush ID or ng mga 2x2, 1x1, di na sila pupunta sa shop dahil sa'yo na sila mapagawa. At saka dagdag allowance na rin yun, guys. Or kung may business kang digital printing, malaking tulong to para sa'yo, okay? So, panoorin mo tong whole video natin hanggang sa dulo para may share ko na sa'yo kung paano i-set up itong Rush ID natin. Okay? So, huwag na natin patagalin pa, guys. Sabay nyo lang ako at ituturo natin to ng step by step. Okay? Let's go! So, what's up, guys? Nandito na tayo sa ating desktop. This is part 2 ng ating Photoshop basic tutorial. So, naisipan kong ituro itong setup ng Rush ID, guys, kasi napaka-importante din nito. Especially sa mga may digital printing or sa mga nagsisimula pa lang dito sa digital printing kagaya ko. Okay? So, ang gagamitin natin na Photoshop, guys, is Photoshop CS6. Okay? Then, i-open na natin, guys. So, ayan, nandito na tayo sa loob ng ating Photoshop. So, ang goal natin ngayon is set up natin yung paano ba gamitin yung action or yung isang click lang, ipiprint na natin yung Rush ID natin. Okay? So, ang first step natin is mag-open tayo ng picture. Okay? Punta tayo dito sa file, open. I-open natin yung picture na gusto nating i-edit or paggagawa ng sample. Okay? So, punta tayo dito. May sample dito. Ito. Ito na lang, guys. Ako, guys. So, for example, ito. Nag-send na si client or na-picturean mo na yung customer mo na gusto magpagawa ng 2x2 or 1x1 ba. Kasi sa shop, guys, meron niyang package. For example, sa package 1, mayroong 2x2 at saka 1x1. Sa package 2 naman, mayroong 1x1 lahat at saka mayroong passport size. So, ganun kasi siya, guys. Mayroon siyang packaging. Okay? For example, ang isa-sample lang natin ngayon is yung package 1 na mayroon lang siyang 4 na 2x2. So, sample lang natin to, guys. Okay? So, nakadepende din yan sa inyo, guys, kung anong package ang... So, kung anong klaseng package ang ilalagay nyo. So, as for example, 2x2 muna yung ipapackage natin. Okay? So, malinaw ba yun, guys? So, pag na-open mo na yung picture, ang una mong gagawin is i-edit mo yung picture kung gusto mo siyang i-edit. Meron kasing mga customer na gusto magpa-edit or gusto lang tanggalin yung mga tumidumi sa mukha, ganun. So, dito pa lang, sa pag-open mo pa lang yung picture niya, i-edit mo na, guys. Okay? So, after mo siyang ma-edit, punta ka dito sa crop. Dito sa crop, guys. I-click mo ito, guys. Ayan. Pwede kang mag-set up ng or mag-preset ng sarili mong crop dito or size ng crop na ika-crop mo, okay? So, paano ba siya? Paano ba tayo mag-preset or gumawa ng sarili natin na pang-crop, okay? So, punta tayo dito sa size and resolution. I-click natin yan. For example, 1x1. Kasi wala pa akong 1x1 na nagawa. Okay? 1x1. So, inch yung ginagamit ko, guys. Okay? Tapos, sa resolution, guys, dapat 300 yan, guys. Kasi dapat nagmamatch yung document na paglalagyan mo at saka itong sa pang-crop mo, guys.
para mag-match sila pag ipipaste mo na sa document itong kinakrap mo. Okay? So, malinaw ba yun, guys? Tapos ito, guys, nakapixel per inch siya, guys, dapat. Okay? Tapos i-save mo. Ang mangyayari, magkakaroon niyang ng name. So, for example, yan, di ko na siya papakialaman. One by one siya. Tapos, naka 300 yung resolution niya. Okay? Tapos, click OK natin. So, pagpupunta tayo dito, nandito na yan, guys. Mayroon na tayong preset na one by one. Okay? Ganun yung pag-create or pag-preset ng sarili nating size. Okay? So, malinaw ba yun, guys? So, for example, si 2x2 yung gagamitin natin sample ngayon. Ayan. Kahit na nung drag nyo dyan, guys, palagkahin nyo paliitin, ang kalalabasan yan is 2x2 pa rin. Kasi nakaset yan sa 2x2, guys. Okay? So, malinaw ba yun, guys? So, Ctrl-Z natin para bumalik. So, sinabi ko lang yon kasi pag nakaset na dito, guys, ang kalalabasan talaga niyan is 2x2 pa din. Okay? So, ang next step natin is click natin yung enter. Ayan. Okay na, guys. Naging 2x2 na yan siya, guys. Na-crop na natin. So, dito pa lang tayo magsisimula mag-record or gamitin yung action. Ito yun, guys. Ito. Si actions. So, kung hindi nyo nakita si actions dyan, guys, dito, punta kayo dito sa window, guys. So, makikita natin si action dyan. Ito. I-click nyo lang yan, guys, at lalabas na yan dito. Okay? So, dito pa lang tayo magsisimula mag-record. Punta tayo dito. Ayan. So, marami siyang mga default na action. So, delete natin para malinis. Okay? So, dito, guys, huwag nyo itong i-click, guys, or i-check. Kasi pag chinect nyo yan, di kayo makakapag-record. Ayan. Wala kang makikita dito, di ba? So, dapat i-uncheck nyo yan, guys. Dapat naka-uncheck yan para makapag-record tayo. Okay? So, dapat dito pa lang mag-record na tayo. Yung pagkatapos natin mag-crop. Okay? So, punta tayo dito. Create new action. So, click natin yan. Ayan. Tapos, for example, package 1 yung gagawin natin. Package 1. Naka 2x2 lahat. For example lang sa ngayon, okay? Tapos, mayroon tayong tinatawag na function key or yung mga shortcut key para isang click na lang natin, guys, para automatic na siyang mag-set up ng sarili niya. Okay? For example, F2 yung function key natin dito sa unang sample na, sa sample natin na ito, okay? Tapos, click nyo yung record. O pwede din, guys, i-click nyo yan para sa kung anong gusto nyo yung shortcut key. For example, i-click ko to. So, ang shortcut key niya is Shift plus F2. Yan yung ibig sabihin yan, guys. Okay? So, wag natin siyang i-check. So, yan lang muna. F2 yung ating function key or yung shortcut key natin. Okay? Tapos, magre-record tayo, guys. Ayan. So, makikita natin dito nag-record yan, guys. Okay? Nakapula na yan. Ibig sabihin, naka-record na yan. So, ang next natin na gagawin is mag-create tayo ng another file na paglalagyan natin itong 2x2 na kinrap natin, okay? And then, new. So, yung ginagamit kong papel, guys, sa pag-print is A4 or yung tinatawag na international paper. A4 yung tawag dyan, guys, okay? Klase yan ng papel, guys, or yung size ng papel. So, dapat yung resolution yan, guys, 300 talaga. Kagaya nung ginawa natin kanina, yung pinakita ko nung paggawa natin ng preset. Dapat mag-match yan sila, guys. Para pag kakopy mo tong picture nandito, tapos i-paste mo sa dito sa international paper, magmamatch yung size nila. Okay? Napaka-importante din nito, guys. Okay? So, click natin okay. So, meron na tayong international size na paper. So, dito natin ilalagay yung kinrap natin na ito. Control A lang natin, guys. Ayan. Then, copy. And then, Control V natin dito. So, ayan. Kung makikita mo, guys, dito sa taas, meron tayong ruler. Ay, by the way, guys, kung wala kayong ruler dito, nandito yan sa view, guys. Ayan, may ruler dito. Ayan. I-check nyo yan, guys, para maging ruler siya. Para makita nyo yung ruler na nandito sa akin. Kagaya ng nasa akin, okay? Pwede nyo i-set siya, guys. Mayroon kang pagpipilian dito. Sa akin, guys, nakaset siya into inches.
So, yan kasi yung kadalasan kong ginagamit or ginagamit ko sa pag-edit, guys. Okay, naka-inches talaga yan. So, di ba 2x2 yung ginawa natin? So, makikita natin dito, 2x2. Nag-match siya, guys, kasi match yung pag-crop natin nung 300 resolution at saka dito sa papel natin na ginawa, naka-300 resolution yun din, guys. So, yan yung sinasabi ko kanina para mag-match sila, okay? So, lagyan natin siya ng border para sa paggunting or yung stroke natin ng 1. Ayan. Para mayroon tayong guide para pang cut. Okay? And then, i-duplicate natin to. Ang pag-duplicate, guys, yung shortcut key niya is Alt. Alt-click. Ayan, guys. Alt-click. Ayan. Alt-click. Okay? So, ayan. Mayroon na tayong package. Ito yung sinasabi kong package 1. So, sa example natin ngayon is mayroon lang tayong 4 na 2x2. For example, ito yung package 1 natin. Mayroong 4 na 2x2. Nakadepende na yun sa inyo, guys, or kung lagyan nyo ng 1x1 dito. Dito, ayan. Pwede nyo lagyan ng 1x1 dyan. So, for sa sample video lang natin, 2x2 muna yung gagamitin natin. So, ayan, guys. Tapos na yung record mo. Tapos, i-stop muna. Ayan. Stop mo. Click mo itong stop ng record, guys. Ayan. Stop playing recording. Click nyo yan. Tapos, tapos na yung pag-record nyo, guys. Tapos, gagamitin natin siya, for example. So, i-ex natin to. Ayan. Ex natin to. Para mas makatotohanan talaga kung gumana yung record na ginawa natin o yung action. Okay? So, open tayo ulit ng file or yung picture. Ay, wala dito. Sa picture. Ayan. Open natin ulit yun. Tapos, crop natin into 2x2. Ayan. 2x2 na yan. Tapos, hit mo yung enter. Tapos, dyan pa lang, guys, click mo lang yung F2. Yan yung sinasabi kong one click mo lang. Ayan, F2. At lalabas na yung setup na sinasabi ko, guys. Tapos, ipiprint mo na yan. Yan yung sinasabi kong action o yung ganun siya kadali, guys. O yung tinatawag na rush ID. So, hindi na maghihintay yung customer mo ng matagal kung mayroon kang mga action record na ginawa or yung mga package. Okay? So, malinaw ba yun lahat, guys? So, what if kung marami kang computer na paggagamitan ng action mo? So, dyan napapasok yung pag-save nung package mo, guys. Or, save natin tong nirecord natin para magamit natin siya sa ibang PC. Or sa ibang laptop pa. Kung gusto mo siyang gamitin na doon sa Photoshop na. So, kung gusto mo siyang gamitin doon. Okay? So, dito ka mag-save sa folder talaga niyan, guys. Sa dito, sa pinakataas, yung folder talaga niya. So, pwede mo din niyang i-rename. Ayan. For example, package 1. Package 1. Ayan. Then, hit mo yung enter. So, dito guys, isave mo siya. Punta ka dito. Ayan, dito. And then, save action. Dapat nandito ka sa dito na folder, guys. Huwag ka dito sa package 1. Nandito dito. Dapat nandito ka sa taas. Okay? And then, save ka, guys. Punta ka dyan. Tapos, save actions. Tapos, isave mo siya kung saan mo siya gustong isave. For example, isave ko siya dito sa dito na lang, guys, sa D. Ayan. For example, isave ko siya dito, package 1. Okay? And then, save. So, ayun lang. Ganun siya kadali, guys. So, ayan. Puntahan natin siya. Punta tayo sa D. Ayan. Ito, guys. Example, i-close natin to. Ayan. I-close natin. So, gagamitin natin yon. Pag i-open mo to sa ibang Photoshop, guys, gagana yung action na ginawa natin, gagaya ng ginawa natin ngayon. So, ganun lang siya kadali, guys, para magamit sa ibang PC. Kailangan natin siyang i-save yung action, okay? So, pag in-open natin yan, gagana pa rin yan, guys. Makita natin yan, nandito siya. Ayan, package 1. So, malinaw ba yun lahat sa inyo, guys? Ayan, sana tulungan kita kung paano i-set up yung Rush ID mo gamit yung action natin dito sa
Photoshop. So if you think this video worth to follow, guys, please like and subscribe my YouTube channel at click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa latest video na ating i-upload. So kita-kits na lang tayo sa part 3 ng Photoshop basic tutorial. So yun lang, guys, maraming salamat. Peace!